mga ka-technic, behe lang muna tayo, bike lang muna. Iuwi ko lang ang bike ko sa bahay. Kung natin ko kaya natin behe yung Manila to Bulacan, mga ka-technic. So ayan mga ka-technic, nasa parting Valenzuela na ako. Bumili lang ako ng pineapple. Malayo-layo pa. Malayo-layo pa yung tatakbuhin natin. Ayan, take muna tayo ng konting sugar at konting alat. Para medyo lumakas ang konti. Malayo-layo pa yung tatakbuhin natin. So bumili ko ng pineapple, talagang 20 pesos. Pauwi sa Alakas. So from Manila, andito na ako ngayon sa Valenzuela. So tapo na tayo. I-update ko na lang kayo pag nasa parting Bulacan ako, mga ka-technic. So ito mga ka-technic, nasa Megawayan Doctor's Hospital na. Dito na ako sa Megawayan Doctor's Hospital na. Pure Gold Megawayan mga ka-technic. So tapo pali tayo. Dito na tayo mga ka-technic sa Aliu Complex dito sa Megawayan. Yan, medyo malapit-lapit na tayo sa Marilao at Bukawi. So tara, takbo ulit tayo mga ka-technic. Ito mga ka-technic yung Bulacanya Village sa Panside Ningnangan, Marilao. So ayan, malapit na tayo. Narating ko na rin ng SM Marilao mga ka-technic. So ayan, medyo malapit na talaga tayo. May construction dito sa paligid. Ito yung ginagawang tulay na dadaanan niya, tatanong LRT papuntang Manila, itong ginagawa na ito mga ka-technic. So tara na, takbo na ulit tayo mga ka-technic. So dito na tayo sa may Photon, yan Andox, dito sa may parting Marilao pa to, mga ka-technic, para Marilao pa to. SM Hypermarket, yan SM Hypermarket. So tatakbo na naman ulit tayo. Chine ko lang yung mga gulong ko kung matigas pa yung unahan tsaka ulihan. So okay pa naman, halos hindi naman nabago yung tigas ng gulong. So ayan, tatakbo na ulit tayo mga ka-technic. Dito na tayo sa Bukawi Specialists Medical Center. So para sa kalaman ng lahat, yung kalsada rito ay ginagawa dito sa parting Marilao papuntang Megawayan. Itong lugar na ito mga ka-technic ay Lolomboy na pala, Bukawi na. So from here, Bukawi Specialists Medical Center, medyo malapit na rin ng Joners. So medyo pagod na rin ako pero kayang-kaya pa naman, may natitira pa naman akong lakas mga ka-technic. At ako naman ay habang pinapawisan ay lalo akong lumalakas dahil sa stamina, dahil alam nyo naman ay sanay akong tumakbo. So pero ito mga nakaraan, di ako nakatakbo. Hindi nga lang, palagi ako nagbabike, lagi kong gamit yung bike ko, kaya sanay pa rin ako ng malayuan na takbuhan, nakabike man o kahit na sa jogging. So ayan, yung mga biyahing baligtas, Malolos, Bukawi, yung mga jeep na yan. So tara na mga ka-technic, takbo na ulit tayo. So yun mga ka-technic, narating na natin ang Joners dito sa Bukawi. Ito na yung liguan papunta sa amin. Ito yung shortcut papunta rin sa Marilao at sa barangay namin. So ito yung Jollibee at ito yung Manginasal at yung Kantoy McDonald's mga ka-technic. So ayun, nalapit na tayo. Kaya nang takbuhin to mga ka-technic. Kaya ko nang takbuhin to mga ka-technic. So ayan, nagdikit na rin tayo ng sticker natin dito sa Bukawi, dito sa may Joners. Ayan, malapit sa PNB yung pinagdikitan ko. Halos sa tapat lang din ang McDo. Ito, itong lugar na to. So ito yung tinatawag na Joners. Kaya parang grocery store to, itong Joners na to.
So tatakbo na ako mga ka-technic para makarating na ako sa bahay. So baka doon na lang din ako mag-update sa bahay mga ka-technic. So mga ka-technic, itong parte na to ng Bukawi. Ito yung ginawang daanan ng LRT from Bulacan to Manila. So may kahabaan din to itong ginagawang LRT na to mga ka-technic. So may kalayoan din yan mga ka-technic, mula Bulacan to Manila. So nakakatuwa lang mga ka-technic na habang bata pa tayo, medyo meron pa tayong lakas, pero huwag din natin abusuhin yung ating katawan. So medyo paho na part, medyo mahirap, pero tinasig natin kahit na one hand lang. Medyo malapit naman na tayo. May natitira pa naman akong lakas kahit medyo hingal na mga ka-technic. Dito na tayo sa tulay ng Marilaw, dito sa may malapit na sa Patubig. So kanina medyo mabilis ang ginawa natin takbo, hindi ganito kabagal mga ka-technic, mga around 25 to 30 km per hour yung takbo natin kanina. Nga lang medyo nagtagal tayo dahil painto-into ako mga ka-technic. Medyo pauho ng konti to itong daan na to, itong daan na papalapit na sa amin, kaya medyo magkukul doon tayo mga ka-technic. Medyo mahirap din na hawak-hawak yung cellphone habang nagbabike, habang pumipital mga ka-technic. Pero kung meron tayong cellphone holder, dire-diretso lang sana tayo. Play and pause lang tayo. So challenge din naman to sa akin. So okay lang mga ka-technic. So dito medyo bibilisan na natin ng konti, para pagdating sa bahay talagang gumagakta kayong pawis o gumagakta kayong pawis natin mga ka-technic, para sulit yung ating takbo from Manila hanggang dito sa amin sa Santa Maria, Bulacan mga ka-technic. So bibilisan na natin, mag-update na ako pag nasa bahay ako. Mag-update na lang ako mga ka-technic kapag nasa bahay na ako mga ka-technic. Medyo mabilis yung gagawin kong takbo para pupunta sa amin. At eto na, papalabas na tayo ng Barangay Duhat dito sa Bukawi. At eto na mga ka-technic yung aming lugar, itong palusong na to. Pag-ahon ulit dito, yun ang sa amin mga ka-technic. Paho na naman tayo ulit mga ka-technic dito sa kalsada na to. So hindi pwedeng mabagal talaga dito. Kaya talaga hindi makakahon pagka mabagal dito. Ayan, mamaya na lang mga ka-technic pag nasa bahay na ako. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. God bless sa inyo lahat mga ka-technic.
Yan, dito na tayo mga katiknik sa bahay. Balik ka. Ayan, dito na ako. Ito yung palusong sa amin mga katiknik na daanan. So medyo delikado. Biro ako muna itong cellphone. Masada rito. Ang ilang panahon pa na ano na to, simentado na to. Mamaya, balik ako. So, ito yung aking lupa mga katiknik. At ito ang aking anak na bunso. Ito. So, lumungkot lang sa bahay bunso. Si kuya. Yan. Sa amin ay barangay na barangay pa. Medyo liblib pa ng bahagya. Ayan, pero marami-marami na rin. Bitawan mo na itong aking bisikleta. So, mga nasa kalsada, tinatanong ako kung nagbike lang daw ba ako hanggang dito. So, sabi ko ay oo. So, ganun nakadali. Ganun nakabilis ang biyahe pagka bisikleta, mga katiknik. So, okay, babawas natin yung time na nag-vlog. Ay mga kalahating oras yung babawas natin dito sa oras. So ayan, dito na ako sa bahay. Ito ang aming paligid ng bahay mga katiknik. So from Manila to Santa Maria, Bulacan. Ayan, nagtahan to be exact. Si Kuya, nasaan na? Ba't naka... Ano pa si Kuya? Wala short. Kuya, mag-short ka na. Mie? Bigyan mo ako tubig. Kuha mo ako tubig, Bunso. Thank you. Malamig. Ayan mga katiknik, yung bike na ginamit ko from Manila sa may Malacañang Park sa may nagtahan. So, umalis ako doon ng 7:05. Dumating ako dito sa bahay ng 09:50 09:41 mga ganun. Yan yung oras natin na tinakbo. Pero mahaba yung oras na ginugol natin sa kalsada kasi nga nagbablog tayo mga katiknik para masukat yung takbo natin kung ilang oras. Nga lang hindi natin pwedeng isakto kasi painto-into ako at kumain pa nga ako ng pineapple kanina. Pero hindi na rin ako minum ng tubig sa kalsada. Kaya pa naman dahil minum ako ng isang bote ng Gatorade na tubig doon sa barracks. So kinaya natin na makapagbiyahe ng ganong kalayo. So kung susumayin yun, kung ilang kilometro, mga around 38 to 44-45 ganon kilometers yung tinakbo ko. Thank you, Busa.
late, nakarating tayo ng matiwasay at ligtas dito sa aming bahay. So ito lang ang aming simpleng bahay. Yan yung bike na sinakyan ko. So nakarating tayo ng ligtas, walang aksidente. So talagang ingat lang sa kalsada. At napatunayan pa rin natin na meron pa rin tayong ibubuga na lakas kahit tayo ay 40s na. Kaya sa mga kabataan dyan, huwag niyo masyadong abusuhin yung inyong mga sarili. Kahit na may konting bisyo, medyo control na kaunti. Okay lang yan, konting inom. Sigarilyo, medyo iwasan natin yan. Kahit yung mga vape. Pero ako nagbe-vape ako. Nga lang, ay, hindi rin ganun ka. Lakas ang aking pagbe-vape mga kateknik. So yun lang mga kateknik. So sana ay maging safe kayo palagi. At kumain lang kayo ng tama. Huwag sobra at huwag ding gulang. Yung sobrang pagda-diet, medyo masama rin yan. At yung sobrang katabaan naman ay delikado rin. Dahil baka tayo ay atakihin ng high blood. O tayo ay may stroke, mga kateknik. Kaya ingatan natin palagi ang ating sarili. Kung may time na mag-exercise, pwede tayo mag-exercise. At palagi tayong uminom ng tubig. Sa pagkain, balansihin natin. Kumakain man tayo ng mga karne, kumain pa rin tayo ng mga gulay at prutas, mga kateknik. Para gumanda yung ating circulation ng ating dugo. So, hindi rin tayo magkakaroon ng masyadong fats sa katawan, lalo na sa ating tiyan, mga kateknik. So yun lang sa araw na to. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. So nasa 500 plus na rin ang ating mga subscribers, kaya sobrang napapasalamat ako sa inyo, mga kateknik, dahil patuloy nyo akong sinuportahan sa aking journey as YouTuber, vlogger, yan, ng mga hayop, ng mga isda, ng mga halaman, mga kateknik. So maraming salamat, hanggang doon lang. God bless sa inyo lahat. Ay mga kateknik, ito yung mga kabataan na nakita ko dito ngayon sa May Quiapo Church. Sila ay nag-aaral sa Jose Rizal University. So, shoutout sa inyo lahat. Sila ay mga HRM student, yan, ng JRU. So, shoutout sa inyo lahat. Thank you, thank you. Salamat, salamat. Thank you, thank you.